Pero ang pinaka nag-viral sa lahat ay ang construction worker na si Rodel na matyagang sumama sa motorcade ng BBM Sara Tandem sa Cavite kahit gamit lamang ang lumang bisikleta. 55 kilometro ang matyaga niyang nilakbay. Hindi po alam na may mga ganong palang video na sumusunod sa akin. Kinabukasan na tumawag lang po sa akin sa ako na may mga video palang ganon na nagbabiral daw po. Mismong si Bongbong humanga sa kanya kaya personal siya nitong pinasalamatan. Tuwang-tuwa nga po ako nung ando po talaga si Boss BBM eh. Nung makita ko po talagang nanginginig po yung mga kamay ko eh. Tapos magpasok po talaga niya, siya po unang bumati sa amin. Napakabait po ni Sir BBM po. Dahil din sa ginawa niya, ilang supporters nila BBM at Sara ang nagtulong-tulong din para bigyan siya ng bagong bisikleta at second hand na motorsiklo. Bigyan po ng bike tsaka motor po si Ma'am Maria Teresa. Hindi ko po siya kilala pero tumawag po talaga sa akin para bigyan ako ng bike. Yun po, nagagalit po yung kami mamati na po para sa fundraising niya na nalikom dun sa TikTok na nag-viral. I'm addicted to! Hindi ako gumagamit ng perfume. Actually, ako rin. Oo. Kaya pareho kaming amoy sabon. Yan. VP Lenny, bakit hindi dapat iboto si Bongbong Marcos? Number one, sinungaling. Pangalawa, in the difficult moments, hindi siya nagpapakita. Si Isko, bakit hindi namin, si Mayor Isko, bakit hindi dapat namin iboto? Hindi klaro yung paninindigan sa maraming bagay. Ping Lacson. Maraming salita pero kulang sa on the ground na gawa. VP Lenny, bakit hindi namin dapat iboto si Manny Pacquiao, si Senator Manny Pacquiao? Ito malungkot ito, boy, pero yung kabutihan ng loob kasi sa atin hindi sapat. Bakit ikaw ang dapat namin iboto? Ako, boy, pinakita sa ko nitong crisis na to and many other crises in the past na ang mga babaeng leader sa inyo lahat. Senator, si Maricel po ako. Okay. So, Senator, alam ko na marami tayong ibang pag-uusapang mga issue, pero pwede bang i-deal na natin or kaya ay pag-usapan na po muna natin yung elephant in the room. Ano po? Para po matapos na yun at tayo makausad doon sa iba pang mga issue, lalo na po pagdating sa plataforma. We heard the statement of Attorney Vic explaining over the weekend why the team decided not to join yung pong presidential interview with Ms. Jessica Soro. No? Para lang po klaro at sigurado, yun din po ba talaga ang inyong rason? Well, pinababasihan ko lang yung karanasan ko, yung mga experience ko in the last few years. Hindi lang ako, pati na yung kapatid ko, pati na basta may kinalaman sa Marcos. Eh talagang may bias naman talagang ang pakiramdam ko. Kaya we have to, you know, sabi ko eh, kung ganun na naman na magiging usapan, wala nang silbi yun kasi hindi naman magbabago yung opinion ko. Talagang mukhang maliwanag hindi magbabago yung opinion niya. So, hindi namin mapapag-usapan yung para sa akin ang importanteng pag-usapan kung ano yung ano ang gagawin natin, anong program of government, ano yung mga dapat nating gawin, anong assessment dito sa sitwasyon, anong assessment sa buong mundo, paano tayo papasok diyan sa the resurgence of the global economy, lahat ng mga bagay na saan tayo kukuha, paano natin magpaparamihin ng trabaho. Hindi na lang namin mapapag-usapan yun. Eh, yun lang naman ang gusto kong pag-usapan dahil ang taong bayan, yun lang naman ang gusto kong pakinggan. Now it's time to do our political fast talk. Okay. We have 60 seconds to do this. Senator Bongbong, bakit hindi dapat iboto si VP Lenny Robredo? Are you going to ask me this of each of the presidential candidates? Well, I'm very hesitant to answer that because I do not believe and I do not indulge in negative campaigning. Okay. But I will go this far. And I will say that I believe that none of the other candidates have yet come to the conclusion that unity, ang pagkakaisa, ang ating pangangailangan. At dun magsisimula ang ating pagbalik na dito sa krisis ng pandemya. So that's your answer to Mayor Isko, Senator Lacson? To all of them. I said because they Senator Pacquiao. And they because of their they have not seen that unity is a critical part. Okay.
then they have not been able to come up with a specific program, a detailed program for what we will do in the next years to recover from. Bakit ikaw ang dapat iboto? Well, it's a converse of that because my message is about unity. Bakit hindi dapat iboto si VP Lenny Robredo? Huwag ka tumabok na presidente. Wala ka talagang alam. Masisira ang bayan. Pinatawag ko kayo. Bahala ka sa buhay mo. Kalokohan yan. Lalaban tayo. Hindi kita matutulungan. Suluhin mo yan. Tandaan mo, ikaw mag-isa maghirap. Kapink ngayong araw na ito. Actually, yung kulay ko talaga blue. Ang problema sa iCard, problema yung COVID na lang, yung dalawa kong panganay na anak nag-volunteer. Solusyon sa pagpapalit ng kulay lamang, your reactions to that po? Ako, alam mo, magpapaka-gentleman na lang ako, ha? Kundo po balik-balik na ako tubulan nung congressman ako ilang beses ako bumalik. Nung nasa Congress ako, anong klase bang mga batas yung aking final? Dalawa sa mga final kong batas ay yung pinakauna kong final ay nakalimutan ko yung title. Pupunta tayo doon sa saan yung nandun. Okay. Ito naman yung bridge na malapit sa kanyang apartment. So talagang malapit lang. Kaya kami bumababa para tumulong kami sa nasa baba. Hindi para bababa kami pero naka-istorbo pa kami sa nasa baba. Kaya ako baba na hindi alam nung nasa baba. Na... Say someone, yung 40 times 4, yung 1,600 bigas pa lang yun. Questions to VP Lenny Luna. VP, I guess one of the biggest questions since filing your candidacy is why did you run as an independent candidate? Where does that leave the Liberal Party? Madami akong tanong po, actually, tanong ko na lahat. Will the party be adopting you as its presidential bet? Kasi syempre may implications yung running for president in terms of campaign finance and yung election return sa pagbabantay ng boto. Ako, teka, Mara, nakalimutan ko lahat. Aul. Lutang. Buti pa pandesal, may laman. Yung utak na ibang tao. Lutang. Mabilis ang tanong para sa lahat. Tatawagin po natin itong isang salita. Kung saan magpapakita kami ng mga larawan at hihingan namin ang ating mga aspirant ng one word description sa bawat larawan. Seat of power. One word description sa bawat larawan. Seat of power. Isang salita. Isang salita. Isang salita. Seat of power. You serious? Kung BBM supporter ka, describe BBM in one word. Comment down below. Lalaban ako. Wala kaming pakialam! Lalaban tayo. Wag. Wag.
Inihahain ko ang aking sarili bilang kandidato sa pagkapangulo. Wag. Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo at sa huli ang bayan. In the remaining months of my term, we will forge ahead with reforms ensuring that no one is left behind as my country recovers from pandemic. I am proud to be at this summit for democracy to tell you about the Philippine experience. Philippine democracy is indeed work in progress. But the Filipino is free. The Philippines is free. I step down in June 2022. The work of our imperfect democracy will certainly continue. My administrations will ensure an honest, peaceful, credible, and free elections in May. It will be my highest honor to turn over the reins of power to my successor, knowing that in the exercise of my mandate, I did my best to serve the Filipino nation. Thank you. Diyos ko! Sino po ang mas matangkad? Sinday. Hindi naman natin sinukat pa. Sinday. Nakita ko na. Yeah, handang-handa na. Handa ka na sa mga Bisaya, sir? Ikumbala sa akin. Wala sa akin. Siguro nga, ano, madabang madaling kanta ng Bisaya na... Unsa ba ang kuan? Ah, okay. Kasadya ning takna. Sige, sadya. Yung waray kaya ko, pero yung Bisaya. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa.